Hello po, magandang araw. Ngayong araw po ay meron po akong isi-share sa inyong kaunting kalaman upang makatulong sa atin na labanan ang lumalaganap na coronavirus. Batid po nating napakahirap sa panahon natin ngayon na labanan ito dahil hindi po natin alam kung saan at kung sino ang mga carrier nito. Higit sa lahat po, hindi naman po tayo pwedeng tumigil sa isang tabi at maghintay na lamang na matapos ito dahil batid natin hindi natin alam kung paano ito lalabanan. Ngayon po ay i-share ko po ito sa inyo upang makatulong po sa atin na maiwasan natin ito na pumasok sa ating tahanan. Ito ay isang hydrogen peroxide. Ito po ay nililinis sa sugat, hindi po ba? Pero alam niyo po ba kung gaano kahalaga ito sa atin? Ngayon, ito ay makakatulong sa atin na maka-disinfect. Higit sa lahat, mabibili lamang po natin ito sa murang halaga. Itong ganitong kalaki ay 25 pesos. Ibig sabihin, itong ganitong kalaki ay makakatulong sa atin upang maiwasan natin ang coronavirus. Safe siya, higit sa lahat. Hindi siya processor. Ibig sabihin, hindi ho siya delikado sa atin, sa balat, or kung saan pa man. Ilagay lang po natin siya sa ganitong sprayer. Ito po ay 400 ml. Ilagyan po ito ng 100 ml na tubig para hindi siya puro. Ibig sabihin, meron po siyang 100 ml na tubig at ang 200 ml ay ang hydrogen peroxide. Gagamitin natin ito siya pang spray. Halimbawa, na malingki ho tayo, spray ho natin sa mga pinamili natin, spray ho natin sa buong katawan natin, sa paa, sa sapatos, or sa mga inaapakan natin sa sahig upang maiwasan natin ang coronavirus. Hydrogen peroxide. Pareho lang sila ng bleach, kaya lang magkaiba sila pagdating sa effect. Effect ibig sabihin sa damit, sa metal, or sa ibang surface na dapat hindi siya malagyan ng bleach. Kasi ang bleach kapag na-spray natin siya sa di-color na damit, nagiging nadi-discolor siya. Kumbaga, magmamansya kumbaga. Hindi kagaya nitong hydrogen peroxide, iwala po siyang nagiging problema sa mga damit. Gayun din po, hindi rin po delikado sa ating balat. Ang bleach naman po, delikado sa balat natin. Para po sa paggamit ng hydrogen peroxide, mas okay po kung tubig at hydrogen peroxide lamang ang gamitin. Huwag na po nating haluan ng vinegar or kung ano po mang mga chemical. Hydrogen peroxide at water lang po ay okay na. Effective po siya, stable po siya. Ibig sabihin, kahit saan po natin siya gamitin ay okay po. Huwag lang po sa pagkain. Kailangan natin laging mag-ingat. Sa panahon ngayon, kailangan natin araw-araw lagi natin isipin ang survival. Sabi na nila, ang taon na ito ay tinatawag na survival. Ibig sabihin, pag nakaabot tayo ng January 2021, na wala tayong sagot, ibig sabihin, okay yun. Mahusay tayo mga laban sa ating kaligtasan. Marunong din po tayong maggawa ng paraan upang mabawasan natin ang stress, magkaroon ng iba't ibang uring pagkaabalahan sa pang-araw-araw natin na hindi tayo laging natin.